page, garbage. Tapos, bumili ako ng shrimp. Minarinate ko siya sa sesame oil, sugar, soy sauce. Yan. Tapos, isang balot na sutanghon or rice vermicelli. Ito siya. Ito siya. Binabad ko na siya sa tubig kanina. So, tinanggal ko na yung tubig kanina. So, ang gagawin ko dito ay, at saka lagyan ko pala ito ng chicken. Ewan ko ano yan. Parang ano siya, parang noy cubes. Tapos, magpapakulo ako ng tubig. Pakulo ako ng tubig. At pag kumulo na ang tubig, ilagay ko ito ang parang noy cubes siya. Pero yung nilagay ko na tubig is mga isang baso lang siya kaunti. At yung kalahati lang yung nilagay ko. So, pakuluan muna natin. Ito. Pakuluan. So, nilagay ko na kanina yung ano kasi, yung chicken cubes. Nilagay ko na kanina. Nauna ko nang lagay. So, ganyan na yung itsura niya kasi nilagyan ko na ng chicken cubes. Or pwede rin lagyan ng kung walang chicken cubes, chicken powder, o kung wala kang chicken powder, pwede rin asin. Tapos, ilagay ko na itong cabbage. Yan. Ubus na. Cabbage. Yan. Tapos, isabay na din yung sutanghon. Yan. Sabay ng sutanghon. Tapos, ilagay na din yung shrimp. Ilagay na din yung parang minarinate niya na sauce. Para yung lasa mapunta na din sa sutanghon at saka sa gulay. Yan. Yan. Ano lang to, simpleng recipe. Kung wala na kayong maisip, ito yung reciping mahirap mag-isip ng mga ng ulam na ipapakain sa mga amo. So, ganyan lang siya, pakuluan hanggat lumambot lahat. So, ito, pwede na siguro. Medyo, ano na sa kita mo, kaya lagyan nyo lang ng isang basong tubig kasi magtutubig talaga yan. Ito yung tubig lang dumadami siya kasi yung cabbage talagang nagtutubig yan. So, okay na siya yung gulay natin. Hindi na huwag masyadong lata. So, okay na. Patay na natin yung apoy. Bali, ang duration ng time niya is siguro mga ano lang siya, mga 8 minutes. Huwag masyadong matagal. Hindi naman masarap pag talagang latang-lata na yung vegetables natin. So, ayan na. It's ready to serve.